views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station. Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagaanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Impilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat! Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi. Laki pang aming pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Ganon din po sa ating mga senior citizen man o hindi. Laki din po ang aming pananalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. And speaking of kalusugan, palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with MX3. 6:08 in the morning, this time check is brought to you by MX3. Tunay, natural at original, gawa po sa purong-purong mangosteen. Mahalaga po na tayo ay maging malakas, malusog, yes, na mga mamamayan, maging ating mga senior citizen, dahil tayo po ang magiging gabay at hahawi sa landas para sa kinabukasan ng ating mga susunod na henerasyon, sapagkat tayo po na mga senior citizen ang tunay na nakakaalam ng kasaysayan. Yeah. Kaya kailangan po manatili tayong malakas, malusog, para may impart po natin o maibahagi natin yung ating mga nalalaman na katotohanan sa kasaysayan, sa ating mga apo, sa ating mga anak, sa mga apo, ha? Para nang sa ganon ay mamulat ang kanilang mga mata sa katotohanan. Dahil katotohanan po ang siyang magpapalaya sa ating pong lahat, sa lahat, sa ating mga kabataan na nilason ang kaisipan ng ilang mga nagdaang administrasyon sa tunay na kasaysayan kung bakit tayo ngayon ay nasa ganitong kalagayan o sitwasyon. Kaya palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with MX3. Yan po mga kaibigan, ano? Abay, marami pong pagsubok at hamon ang kinakaharap natin sa kasalukuyan. Yes. Ang mga isyung lumilisaw sa loob ng ating bansa at maging ang mga hamon sa atin sa mga problemang ating kinakaharap sa labas ng ating bansa. Mm-hmm. At higit sa lahat, itong kaambang maaaring panganib o hindi na nagpapakita ng might o ng kapangyarihan o lakas sa bawat bansa kung sino po ang mananaig na maaring maging dahilan ng mas madugong mga pangyayari na ayaw po nating mangyari. Kaya hiling po natin sa ating mga kababayan, dagdagan po ang ating pananalangin, dagdagan ang ating
paghingi ng tulong sa ating dakilang lumika na sana po panaigin ang malamig na kaisipan ng mga leader ng iba't ibang bansa, higit sa lahat sa ating leader na kasalukuyan, Pangulo Bongbong Marcos Jr. Yes. Upang ang kapayapaan ang siyang manaig sa pamagitan po ng kanilang lamig ng ulo sa paghahanap ng nararapat na solusyon dito po sa maaaring panganib na ating kinakaharap kung sakasakali po na hindi magkakasundo-sundo. Yes. Kaya mahalaga po na palakasin ang ating mga resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with MX3. E talagang mahalaga po na maging malakas tayo maging sa loob ng ating tahanan. Yes. Para magampanan natin yung ating pong mga trabaho, yung ating mga obligasyon sa pamilya at sa loob ng bahay. E kung tayo po ay lalambot-lambot, diba? Labay-pay. Mahina. Diba? Paano natin magagampanan ang ating mga tungkulin maging sa loob ng tahanan? Lalo pat higit yung hinihiling natin na tayo ay mag-ambag ng ating tulong sa ating pamahalaan, sa abot ng ating makakaya, para nang sa ganon ay guminhawa ang buhay ng higit na nakakarami. Dahil nga, kung tayo po lahat ay mahina, paano nating ididepensa ang ating bansa sa hamon, sa banta ng panganib? Ano ha? At higit sa lahat, maging sa ating pamilya, paano natin sila matutulungan at maididepensa? Diba? Yes. Kaya kailangan, mahalaga, palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with MX3. 6:30 ng umaga, this time check is brought to you by MX3. Tunay, natural at original. Gawa po sa purong-purong mangustin. At hindi lamang po katawan, kalusugan, resistensya ang palalakasin ng MX3, kundi maging ang ating pang-espiritual na paniniwala o pananampalataya ay palalakasin ng MX3. Amen. Dahil sa bawat isang kahon na may lakip na 10 sachet na ating bibilhin, may kasama po na mga verses na magsisilbing gabay sa ating pang-araw-araw na buhay. Yes. Yan, mga kaibigan. Eh, marami po tayong mga issue. Maraming pagsubok, maraming paghamon ang nakaatang sa balikat ng bawat isang mamamayang Pilipinong nagmamahal sa ating inang bayan. Yes. Diba? Itong sinasabi nga na nang magsalita ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa araw ng kagitingan, kahapon yun, ano ha? O ay binigyan diin ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. yung pagmamahal, pagmamalasakit sa bayan. Yes. Tulad ng ginawa ng ating mga nangabuwal na bayani, yung pong mga nag-alay ng buhay para sa ating kalayaan na dapat ay tinatamasa natin sa kasalukuyan. Ngunit dahil sa mga ilang nagdaang administrasyon, nakakalungkot man isipin, pero patuloy tayong alipin ng mga dayuhan sa sariling bayan. Diba? Yes. O, sana sabi, natatakot tayo na baka tayo ay atakihin, pasukin ng China, eh napasok na po tayo eh. Katotohanan, ngayon po ay may mga nagsasabi na yung tinatawag na mga Chinese na narito, di ba? Sa ating bansa, sa pamagitan ng iba't ibang paraan, eh may mga naghihinala na may kasabwat daw. Kaya madaling nakakapasok ang mga Chino dito sa ating bansa. Yes. Diba? Eh matagal na rin natin sinasabi yan na hindi na tayo kailangan pasukin pa ng China dahil
maging ang ating ekonomiya, napasok na po, eh. Kontrolado na ng Chino. Mm-hmm. At dyan po sila gumawa yung strategy ng China na kung saan ay binalot sa utang ang mga iba't ibang bansa sa pamagitan po ng trade. Mm-hmm. Ha? Ayan, kaya at ang dahilan ay para makontrol ang mga bansa sa kanilang mga gusto na mga hiling, ano ha, yung mga gusto nilang hilingin, yes, na makabubuti para sa bansang China. At kasama po tayo dyan, di ba? Mm-hmm. Meron sana tayo nun na tinatawag na pakikipag-joint, ano ha, mm-hmm, sa China, yung sa paglangis, mm-hmm, langis, ano ha. Oil exploration. O, at yung po nga tinatawag nga na yung naging dahilan kung bakit nalaman at tuklasan ng China na tayo ay may nakatagong bilyong-bilyong barilis ng langis at natural gas sa ilalim ng ating teritoryo na kanilang gustong angkinin, mm-hmm, na bahagi ng ating pong teritoryo, eh mayroon ha, na doon nila na umpisa na nalaman dahil doon sa marine seismic exploration, mm, sa panahon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo nang pahintulutan niya na magkaroon ng joint marine seismic activities ang China dito. Ayan. Yes. At doon po nagkaroon sila ng isip na ang kinin, ha, ang mas mahaba na ngayon na dati ay isa inunti-unti na pinalawak yung mga teritoryo natin, bahagi ng teritoryo natin na gusto nilang angkinin. Mm. Nag-tendas line na sila. Kaya mula hanggang ngayon, nandyan na sila sa Recto Bank. Mm. Ha? Mula sa Mischief Reef hanggang sa Spratly Ayungin Shoal. Mm. Eh ngayon, pati yung Recto Bank, yes, inaantabayanan na rin nila na para sakupin dahil may mga nakaabang na po, mm, sila doon na mga sasakyan pang karagatan. Mm. Eh, pero nang magsagawa po ang US, Australia, Japan, Pilipinas, yung kanilang quadrilateral, mm, maritime exercise, mm, aba, eh, tila nabahag ang buntot ng China. Ha? Dahil walang nakita ng mga barko ng China na umaali-aligid maliban doon sa dalawa na bumubuntot-buntot lamang, ha, na maaaring kumukuha sila ng putejes, mm, ha, pero wala silang nagawa. Yes. Ha, at hindi lamang yan, dapat nagtatanong din tayo, bakit ang mga malalaking bansa, ang mga makakapangyarihang bansa ay sa Pilipinas tila kumakampi? Bakit hindi sa China? Dahil mali po ang China. Yes. Dahil gusto nilang sakupin ang hindi sa kanila. Bahagi po ng ating teritoryo at tayo ay may katibayan na atin po ang teritoryo na yan. Bahagi ng ating teritoryo dahil po sa ipinagkaloob na patunay sa pamagitan ng UNCLOS, mm-hmm, United Nations Convention on the Law of the Sea. Mm-hmm. Sa ilalim ng EEZ. Yes. Ha, na sa atin po yung bahagi ng mga inaangkin ng China. Yes, nasa atin, diba? Sovereign rights niyan, wala sa kanila. Sa atin po, meron po tayong katunayan, yes, o katibayan na mapanghahawakan, hindi lamang po salita, hindi lamang basta nagpapakita sila ng mapa, meron din po tayong tinatawag na Velarde map, mm, na higit na mas matagal, yes, doon sa kanilang gawa-gawa na 9-line na ginawa nilang 10-line dahil idinagdag nila yung pong Batanes. Yes. Ha? Oh, pero meron na tayong mapa na panlaban na simula pa yata yun. 1743 pa yun. Hmm. Ibig sabihin ba, panong pa yata ng Amerikano yun, o Pastila, Amerikano, di ba? O, eh, meron na tayong mapa, mapa na nagnanavigate na tayo, ha, doon sa mga kapaligiran na yun, mga Pilipino, ha, na kaya alam na sa atin yung bahagi na yun ng teritoryo at idagdag pa yung
patibay ng UNCLOS, yes, sa ilalim ng EEZ 200 nautical miles ay sa atin pa rin teritoryo o bahagi pa rin ng teritoryo ng Pilipinas. Yes. Ngunit mapilit ang China. Mm-hmm. Bakit mapilit? Dahil sa pagkahayok sa yaman at sa kapangyarihan, sapagkat ang China ay bumabagsak na, mm-hmm, ang kanilang ekonomiya dahil maaring sa maling pagtantya, yes, o papatupad maling ng polisiya, mga maling sistema o polisiya ng China ng kanilang pangulo na si Xi Jinping, na yung sinasabi nga po na idinaan sa pangkalakalan, na marami pong bansa ang hindi nagbayad at isinara ang pakikipagkalakalan sa China, at nitong mga ilang nagdaan na kasalukuyan ay marami rin mga kalakal o mga negosyo ang lumipat, yes, dahil sa pagbabago nga po ng polisiya ng China. Lumipat, mm-hmm, po ang karamihan sa Vietnam, yes, na ngayon ang Vietnam ay naninindigan din at kumakampi sa Pilipinas, tulad din ng paninindigan ng India, nagigil at galit na galit noong paman sa China dahil bahagi ng kanilang teritoryo ay sinakop pa rin ng China. Marami po, hindi lamang India, maging ang Vietnam, yes, di ba? Gustong sakupin yung mga bahagi ng kanilang mga teritoryo, samantalang hindi na rin makaagwanta, ha, ang China sa laki at lawak ng kanilang lupain, na kung kaya hindi lahat naman po, ha, sa China ay may magandang kabuhayan. Tulad din po sa Pilipinas, na tayo rin naman ay maliit, di ba? Doon sa mga liblib na lugar, liblib na probinsya ng China, ay marami din po ang naghihirap. Kaya kung pag-aaralan natin, maraming Chino ang nagpunta rito sa Pilipinas maging noong paman. Yes. Sakay ng bangka, tumatakas sila sa China. Dumadaan po sila dyan sa back door. Mm-hmm. Kaya yung iba rito, kaya marami ang mga Chino na narito ay dumaan sa back door. At yung iba ay maaaring dumaan dito sa legal immigration na paraan, mm-hmm, sa immigration na ngayon, kailangan ng immigration na busisiin, yes, ang kanilang mga listahan. Check yung mga background. Yung mga check ang mga background, dahil bakit napakarami, ha, na bawat lingon mo, ha, ayun na sila. Mayroong mga Chino na yung ilan napupuna ng ating mga kababayan, na bakit tila militar ang itsura, yung kanilang mga matikas na pangangatawan, at yung kanilang mga gupit na gupit militar, di ba? At yung age nila, pang sundalo yan. Kaya marami po ang nababaghan, diba? Eh. At nagdududa na baka tulad po nung World War II, nauna po rito mga Taiwanese, mga Koreano, na nagtungo dito. Yung pala sila ay mga espiya ng Hapon. Ha? O sila po ay mga espiya ng Hapon. Baka ganyan din po ang nangyayari sa kasalukuyan. Kaya ang immigration na sinasabi, baka nagtuturo eh. Ha? Hindi natin malaman, nagtuturo ang immigration na meron daw sabwatan. Sino ang magsasabwatan? Kayo ang may hawak ng tungkulin sa pagpasok at paglabas ng sino man, yes, dito sa ating bansa. Diba? O sino ngayon yung tuturo ninyo na nagsasabwatan? Baka ituturo ninyo yung sinasabi ni Mahaluka-Luka na ang ating dati kasalukuyang first lady, 'di ba? O yun ang sinasabi ni Mahaluka-Luka, 'di ba? Na panayang bintang, panayang turo, samantalang wala ka naman dito sa Pilipinas, 'di ba? Sinusuplayan ka lang ng impormasyon ng maaring mga galit sa kasalukuyang administrasyon, at yung maaring may mga ambisyon na gustong sirain ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
sa pamagitan ng kanyang may bahay. Maaring mayroon pong totoo diyan sa mga ilang akusasyon. Mm. But you have to show proof. Yes. And the burden of proof nasa inyo yan. Ay doon sa mga na, nag-aakusa. Yes. Kaya mahirap ito eh, ha? Yung mga akusa ng akusa, may mga gusto yung mga vlogger eh piliin na lang. Mm. 'Di ba? Eh, pero hindi naman sa atin yung Facebook eh. Hindi makokontrol eh. Oo nga. Wala regulasyon. Kaya... pero nga, yung Facebook naman natin, ewan ko bakit dito sa atin yung mga ilan na mga ipinadadala, hindi natin nababasa, hindi lumilitaw ang letra. Ay naku, kaya palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary. With MX3, 626 ng Yumaga, this time check is brought to you by MX3. Tunay, natural at original. Gawa po sa purong-purong mangustin. Kailangan pong isabay natin, ha? Hindi lamang po ang pag-inom ng MX3. Kailangan din po natin ang mga masustansyang pagkain. Yes. At ehersisyo. Galaw-galaw po tayo. Ikembot mo. Ilakad mo. Yun po ang kailangan. Yung lakad na parang nagbibilang ka ng bituin. Yes. Na parang nasa ilalim ka ng buwan. Ha? At binibilang mo ang mga bituin. Yes. Ganun po ang lakad. Ha? Hindi yung lakad na parang kang hinahabol ng aso. Walkathon. Oh, di ba yung parang hinahabol ng aso? Di ba? Tumatakbo ka, mabilis. Mm. Oh. Dapat alalay lang, lalo pat mga senior citizen. Dahil delikado na po sa atin ang madapa, mabalian. Ha? Dahil kuminsan, yan po ang nagiging dahilan ng kamatayan, mabilis na pagkamatay. Hindi lamang po yung mamoy, manok, maka, daling pumanaw ang dahilan ng madaling pagkamatay. Mm. Di ba? Kung hindi sinasabi na aksidente. Yung aksidente na pagkakadapa, padulas, na naging sanhi ng pagkabali ng inyong mga tuhod, tadyang o ibang parte ng katawan, yung ulo, ay yung maaaring maging dahilan ng inyong tuloy-tuloy na pagkakasakit at kamatayan. Mm. Si Edwin Moreno, papasukin natin ang pag-ulat, 34 milyong halaga ng droga na samsam ng PIDEA at PNP sa BARM. Okay, Edwin Moreno, ibalita mo. Good morning sa mga Edwin Moreno. Arestado ang isang high value individual sa halagang 34 milyong droga sa Tailga Drug Operation ng PIDEA at PNP sa Barangay Matalin, Malabang, Lanao del Sur. Ayon sa ulat ni PIDEA Regional Director Gil Cesario Castro, inilalang nadagip na suspek na si Sakarya Jaji Nandang, nakatira sa Bagaw 2, Cotabato City. Narecover dito ang 5 kilo ng ininalang shabu na nagkakalaga ng 34 milyon, isang milyong bottle money, isang SUV, cellphone at identification card nitong Lunes. Hawak na ng PIDEA ang suspek at naharap sa kasong paglabag sa RE-9165. Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 habang pinuri naman ni ProBarm Regional Director Police Brigadier General Prixi Tangawon ang magkasanib na puwersa ng otoridad at PIDEA pang Samoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ako si Edwin Moreno, nagulat sa DCRG Tene Mang Radyo, Bandido TV. Edwin Moreno. Ayan. At isunod natin ang pag-uulat ng ating kasamang Vance Fernandez. Yes. Umaasa si Pangulong Marcos na maiiwasan ang pananalakay ng Chino sa pamagitan ng Multilateral Maritime Cooperative Activity. Vance Fernandez,
Ibalita mo. Morning, Samang Bans. Nagpahayag ng pag-asa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pananalakay ng China sa West Philippine Sea ay maiwasan kasunod ng Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA sa pagitan ng Pilipinas, Estados Unidos, Japan at Australia sa riyon. Sa pakikipag-usap sa mga mamahayag sa Bacolod City, sinabi ni Pangulong Marcos na patuloy na nakikipag-usap ang opisyal ng Pilipinas sa kanilang Chinese counterpart para hindi na lumaki ang tensyon. Ginagawa nila para makausap ang Chinese leadership ang Beijing, makausap na wag na masyadong mag-init, mag-usap na mabuti para walang banggaan at walang water cannon. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, ang MMCA sumali sa Australian Defense Force, Japan Self-Defense Forces at United States Indo-Pacific Command. Ang hukbong bandagat at panghimpapawid ng apat na bansa ay nagsagawa ng pagsasanay sa komunikasyon at taktika ng paghahati. Kasama sa mga lumahok na aktibidades ng BRP Gregorio Del Pilar na may AW-109 helicopter, BRP Antonio Luna na may AW-159 Wildcat, ASW helicopter at BRP Valentin Diaz mula sa Philippine Navy. Cruises that we are doing, something have been planned for a long time. The interim reports that I'm getting is that very useful talaga in terms of the interoperability, so that each navy knows how the other navy operates, number one, and secondly that they learn how to operate together. So maganda naman daw ang takbo, and that's the usual reaction from the PLA. Maglalabas din sila ng kanilang barko, so it's almost normal already for us, unfortunately. I really do, but again, so we are trying everything. We still continue to talk at a ministerial level, at a sub-ministerial level, at a people-to-people level. Lahat ng maaari natin gawin, ginagawa natin para kausap ang Chinese leadership, ang Beijing, makausap sila na wag na natin masyadong papainitin pa. Pag-usap tayo na mabuti para walang banggaan, walang kanon, walang water kanon, hindi na mabalik sa ganun. Ako si Vance Fernandez, agulat para sa DZRJ, 810 AM, Radyo Bandido TV. Okay, thank you very much, Vance Fernandez. Oh, maganda yung sinasabi na yun ng ating Pangulo Bongbong Marcos Jr. na kumaari, maiwasan na sana yung paggamit ng water cannon. Mm-hmm. Pero ang problema, China po ang nagpapasimula at hindi naman tayong mga aggressive Pilipino. China. Binubuli nga tayo, hinaharas yung ating mga mangingisda, maging yung mga resupply mission sa BRP Sierra Madre. Binubuli ng China, hindi sa atin nang gagaling, pero ano nga ang gagawin natin? Mananatili ba tayong nakayuko? Mananatili ba tayong tameme sa pangaharas ng China? Oh, di ba? Yes. Dito nga sa sinasabi ng China na yung multilateral activities na ginawa ng US, Japan, Australia at ng Pilipinas, tila nabahag ang buntot ng China. Ganun pa man, nagbitiw pa rin ng hindi maganda at puro kasinungalingan na pahayag yung tinatawag na spokesperson ng China. Diba? Kung sila ang titigil, abay di lalong gusto ng mga Pilipino, dahil ang gusto lang natin maghanap buhay, makapaghanap buhay, makapanghuli ng isda, yung ating mga mangingisda, makapaglayag ang ibang bansa ng mga kalakal nila sakay ng kanilang mga pangkalakal na sasakyan pandagat. Diba? Mm-hmm. Kung yan ay hindi haharangin ng China, di mananatiling stable ang kapayapaan sa lahat ng sulok ng mundo. Mm-hmm. Ang China ang lumilika ng kaguluhan, ngunit sa kabila nito, binabaliktad nila ang lahat sa international media. Pinalalabas nila na ang Pilipinas ang siyang nagsisimula, na tayo ang nanggugulo. Mm-hmm. Pero kitang-kita naman sa mga video,
pero ang kapal ng mukha ng mga China na para gumawa ng mga kasinungalingan. Tayo, nirerespeto natin yung mga Chino na nandito sa Pilipinas, lalo na yung mga Chinoy na tinatawag na dito na po isinilang, dito na lumaki, nakapag-asawa ang kanilang tatay ng Pilipina. Kaya sila ay inaangkin na yung pagiging Pilipino dahil sila, ang kinalakihan nila ay kultura at ugaling Pilipino. Kaya sila ay hindi kasali po dito sa usapin na hidwaan ng China at ng Pilipinas dahil sa pang-aagaw sa ating bahagi ng teritoryo. Diba? Mm-hmm. O, pero ganun pa man, hindi po maaalis sa ilan nating mga kababayan Pilipino ang magduda kung saan ba ang katapatan ng mga Chinoy na narito, narito at dito na po naninirahan at gustong tumanda. Yes. O, doon ang kanilang inaangkin na lupain bagamat sila, ang lahi nila ay mula sa China. Mm-hmm. O, eh, ganun pa man, dyan natin masusukat. Sabi nga ni Boy Aga, pagputok ng barel, sino tumba? Sino tumba? Pilipino ba o Chekwa? O, doon natin masusukat kung saan ang kanilang katapatan. Yes. Diba? Sa ngayon, siyempre tahimik lang sila eh. Mm-hmm. Diba? Nakikiramdam din. Ganun. Kaya medyo ang pukul po ng ating mga binibitiwan ay para doon sa mga Chinese na nasa China sa utos po ng kanilang leader na si Xi Jinping. Hindi naman magsasagawa ng ganyang pangaras yung mga Coast Guard, di ba, ng China. Kung walang utos sa mula sa Beijing, yes, di ba, o sa itaas, di ba? Eh may utos po eh, di ba? Kaya malakas ang loob nila na isagawa yung kanilang mga hindi magandang gawain. Pero sabi nga, dahil sa nakikita nila na mga malalaki, makapangyarihang bansa ang kumakampi sa Pilipinas tulad ng India, di ba? Ng US, yes, Canada, Australia, France, Japan, Canada, Germany, France, ha? Eh, lahat po yan ay may mga kakayahan na makipagdigmaan. Meron silang sapat na pwersa. Pero pasalamat tayo, pinangunahan ng ating dating Pangulo, Rodrigo Roa Duterte. Huwag po nating alisin ang kredito sa tao na mayroong nagawa. Yes. Sa kanya nagsimula yung tinatawag na pagtutuloy ng modernisasyon na naging lip service lang sa mga ilang nagdaan administrasyon, yes, na wala namang ginawa para i-improve ang ating sandatahang lakas, di ba? Mm. O sa panahon ni Pangulong Duterte, umorder siya ng submarine, di ba? Meron siyang barko, yung mga tinatawag na armas ng ating Philippine National Police, ng ating sandatahan lakas. Hindi nga lang katulad sa ngayon na talagang todo-todo ang ginagawang pagpapalakas ng ating kasalukuyang Pangulo Bongbong Marcos Jr. sa ating Armed Forces of the Philippines at maging sa ating Philippine National Police. Yes. Na kung ikukumpara ang bilang ng ating mga anib sa sandatahang lakas sa sandatahang lakas ng China, eh, maning-mani po tayo eh. Kasi sila, milyon. 2 milyon mahigit yung kanila. Tayo, eh, 200,000 lamang yatang mahigit. Yes. Kung ako po hindi nagkakamali. Itama niyo po. 500,000 lang. Alam po ninyo. Ha? Paano tayo makikipaglaban? Ang sabi nga natin, parang katuwaan, eh mag one-on-one na lang, di ba? Para hindi madamay ang iba. One-on-one. Hanap ka ng isang lugar. Tapos hanap tayong pantapat. Meron na tayo eh. May duelo. Provinciano, di ba? Si Ben Coco. Robin Padilla. Si Batak Yapo. Si Lito Lapid. Si Agimat. Oh, si
ano ba si Dudut, ano ba? Si Bong Revilla. Bong Revilla. Di ba, wala na kasi si Agimit na original eh. Patay na. Si Bong Revilla na lang. Oh, sino pa? Oh, maging si Bad Boy. Senate President, Mick Subiri, champion sa Arnis yan. Yes. Oh, pwede yan, di ba? Oh, Pisa sa mga opisyal ng gobyerno. Oh, yung mga magagaling na mga tinatawag ninyo na mga magaling sa pagbaril, di ba? Mga sharpshooter. Oh, kayo mauna kayo, di ba? Kayo yung nasa unang hanay. Frontliner kayo lahat. Katulad namin noon ni Cindy, ha? Si Cindy. Kami ay nasa frontline. Yes. Yan si Alona Alegre. Kahilera namin yan si yung yumaong Colonel Abadilla. Yes. Yan po ang mga attorney Oliver Lozano. Kami po ang magkakahalera ng saunahan. Yes. Oh. Yan tuloy talagang lalaban. Kami po yung lumuhod sa mga sundalo noon eh, sa mga diyan sa ano sa ano ba yan, sa may Aguinaldo. Oh, lumuhod kami po diyan dun sa gitna. Yes. Dahil ayaw kami paraanin, nakaharang silang ganun eh. O din lumuhod kami. Yes. Oh, sabi ko nga dun sa isang sundalo, abay pang ano ho kami. Malalambot ang aming mga balat. Tapos pupukpukin nyo lang, natatawa sila kasi pinapatawa ko. Kailan hadlangan sila sa pag-atake? Oo eh. Kayo sasalag sa unahan. Kayo namang matatapang dyan, tapang-tapangan. Ngayon yung ipakita, ngayon yung ipalabas ang inyong pagmamahal sa inyong bayan, di ba? O katulad nitong si Castro. Ha? O yan, pakita mo yung tapang mo, tapang-tapang mo eh. Si Raul, ha? Di ba? Congressman Raul. Oh, yan. Oh. Si ano, si Brosas. Brosas, si Hontiveros. Yan ang mga lagi dapat nasa unahan. Ha? Katulad din namin na hindi kami nangimi na pumunta sa unahan na alam naman namin kami ang unang tatamaan. Unang tatamaan. Pero bilang leader, dapat leader by example. Siyempre, ikaw ang magpakita, ikaw ang unang tamaan. Yes. Para makita nila na hindi ka nagbibiro. Talagang pinaglalaban mo ay hanggang kamatayan. Yes. Di ba? E ang pinaglalaban naman namin ay ang pagbabalik ng the greatest president we ever had, ang yumaong Pangulo Ferdinand Marcos Sr. na sinira po. Sinira ng mga fabricated o mga gawa-gawa na mga akusasyon. Yes. Di ba, pinatunayan naman ng Amerika na talagang yung kanya mga medalya ay totoo. Totoo, di ba? Pero sinasabi nila, tanchan. Peke lang daw. Eh magaling po sila eh. Ha? Yung mga utak kaliwa na minana sa mga komunista, sa mga comrade na tinatawag. Propaganda. Magaling po yan sa propaganda. Magaling po silang magsirko-sirko ng mga salita, ha, pabalibaliktad. Ha, ibabalik sa iyo yung iyong mga katotohanang sinasabi. Ibabalik sa iyo ng puro kasinungalingan. Diba? Nasira po. O di sana, maano na tayo ngayon, mas maundad tayo, pero yung sinasabi nilang pagbabago, eh talagang tunay na pagbabago dahil mula sa pangalawang pinakamayaman bansa sa Asia. Yes. Eh nagbago po tayo, nalublub tayo at inilublub tayo ng mga nagsasabing pagbabago. Bunga ng EDSA-han, naisahan ang sambayan ng Pilipino na ngayon ay nalublub tayo sa kamunoy ng kahirapan. Yes. At salamat din tayo kahit sinasabi nung ilan na ang dating Pangulo raw, ha, ang espiya, ha, o nakipag-usap. Ha, gentleman's agreement. Gentleman's agreement pa, di ba? Ang may kasalanan kung bakit lumakas ang loob ng China na sakupin ang bahagi ng ating teritoryo. Pero papasukin muna natin ang pag-uulat ni Jojo Sikat, menor de edad at isa pang suspect, Sus Mariano Garapong Walang Asukal, na aresto sa drug buy bus operation sa Pasay. Kawawa naman lagi mga kabataan. Sige, Jojo Sikat, ibalita mo. Galing sa amin, Jojo.
Naaresto ang isang minor de edad na lalaki at isa pang suspect na lalaki sa isinagawang drug bypass operation ng pinagsalib na pwersa ng Southern Police District Drug Enforcement Unit, Pasay City Police Station Drug Enforcement Unit, SPD District Intelligence Division, District Mobile Force Battalion at PIDEA STO sa Celeridad Street, Barangay 111, Pasay City. Kinilala ang dalawang naarestong suspect na sina alias Ata, 16 years old, at alias Zed, 20 years old. Matapos kumagat sa isinagawang bypass sa operation, na kumpiska ng mga otoridad ang dalawang nut-tied plastic sachet ng hinihinalang shabu na tinatayang umaabot sa mahigit sa 100 gramo na may market value na 680,000 pesos. Na-recover din sa dalawang suspect ang ginamit na budol money na 159 piraso na 1,000 pesos na budol money at 1,000 pesos genuine na money at cellphone na ginamit sa transaksyon. Dinala naman sa bahay pag-asa ang menor de edad habang nakadetene naman ang isa pang suspect sa Pasay Police Station Detention Facility. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DCRJ3M, ang Radyo Bandido TV. Thank you very much, Jojo Sikat. Ayan. Mm-hmm. Eh, talagang kawawa. Mga bata. Kung iisipin natin, yung mga nahuhuling mga laboratorio ng droga, hindi ba mga Chinese? Karamihan po, Chinese ang nag-ooperate. Yes. Oh, sila yung nagpapasok dito eh. Yung mga tinatawag natin na mga iba't ibang uri ng droga. Mm. Ang duda ko po, ha? Eh, Chinese ang nagpapasok sapagkat kung iisipin, halos lahat ng nahuhuli na sangkot sa droga, ha? Eh, Chinese po eh. Lalo yung mga Chinese national na narito. At ang binibiktima, yung ating mga kabataan. Yes. Na kasama na rin, pati lola, may mga lola na rin. Walang pinipiling edad ngayon yan. Na nabibiktima ng droga, tumitira na po ng droga, di ba? Mm. Sus Mariano namang garapong walang asukal, oo. Eh, buti nga ngayon, sinasabi, tahimik nga lang ang ating mga pulis. Pero sunod-sunod po itong huli. Na ibabalita yes. ng mga nahuhuli na may ano nagpapapasok ng droga. Mga pusher. Oh. Eh, nung panahon ni dating Pangulo Rodrigo Roa Duterte, eh, malakasan po eh ang ginawang operasyon ng war on drugs, di ba? O marami Gera po. Talaga. Talagang marami yung na tawag dito yung mga pinadala sa mga rehab. 1.2 million yun yung nahirap. Kita na ninyo. At China pa rin ang kunwari nag-donate, di ba? Rehabilitation center. Nasa Nueva Ecija. O, malaking rehab center po yan. Eh, alam nyo, ginugunggong tayo. Kumbaga, pinapakitaan tayo ng maganda. Inuuto. Eh, uto-uto. Ah, yung mga ilan na mga leader natin, hindi lang uto-uto. May kapalit eh, di ba? Talaga nagpapauto. O, siyempre, pag yung iba kasi parang utang out of utang na loob. Yan po ang ginawa ng China sa mga bansa. Pinautang ng pinautang. O, ayan. Matatali ang kanila. Eh kaso, yung pinakamalaki yata nilang negosyante, ano nga bang pangalan nun? Jack Ma. Hindi, yung nagkaya yung mga building pinagtitibag. Oh, yun po, ha? Kaya malaki po ang nawala sa China kaya nagkulapso ang kanilang ekonomiya. Na ngayon, ang mga kabataan po ng sa China. Konti na lang. Ay, hindi sa konti, kundi sila mismo tumututol sa mga polisiya na ginagawa si ni Xi Jinping at nangyayari sa bansang China. Hindi umaayon ang mga kabataan. Eh, dito naman po sa atin, sa harap ng Chinese Embassy, eh may mga nagsipag-rally na mga, ang iba ay mga retirado na sundalo at mga polis, ha, na nagkakaisa sila at gusto rin nila na manguna sila nga eh, ha, kung sakasakali, kaya hinihikayat din ng ating mga mamamayang Pilipino tulad din ng panghikayat ng ating Defense Secretary Gibo Chudoro na
magpalista na kayo, di ba? At nagre-recruit po ng maaaring mag-train, ng mag-training, mga reservices. Eh, pagdating ng oras, may alam tayo. May alam na. At sana, itong sinasabi na priority ng Senado na bill na mandatory ROTC, eh sana makalusot na. Sana makalusot na. Walang dahilan para ito ay antalahin. Ito po inalis dahil sa gusto ng mga ilang makakaliwa para sila ang makapag-recruit sa ating mga kabataan. Bakit hahadla nga ng mga ilan mambabatas? Ano ang dahilan ninyo? Yes. Sasabihin ninyo, dagdag na gastos. Mm. Di ba? Yung sinasabing K-12 na aalisin na, di ba, babalik sa K-10. Di ba? Hindi yan ang pamalit. Ibinalik na yung good manners and right conduct na siyang nararapat dahil kung mamasdan po natin ang ating mga kabataan, talaga naman pong wala ng good manners and right conduct. Mm-hmm. Dumampas na po, ha? Lapastangan sa magulang, di ba? Yes. Ang kagandang asal walang wala. Modo, walang respeto, di ba? Mm-hmm. Kaya marapat lang na yung dalawang yan ay mahalaga para maibalik yung dating mga Pilipino ha, at pagmamahal sa ating inambayan sa maagang panahon ay ipupunla na po natin sa kanilang kaisipan na napakahalaga ng pagiging patriotic at pagiging nationalistic. Yes. Dahil yan dalawa pong yan ay magkakombinasyon na magsusuportahan mo, di ba? Yes. Ang bawat isa. Kaya ako, kung makakasama lang ako doon sa grupong nag-rally sa harap ng Chinese embassy, di sasama ako. Tama po yun. Kaya kailangan tayo po, nagkakaisan lahat ng mga Pilipino, lalo na sa panahon ng pagsubok, sa panahon ng hamon at pagsubok, kailangan po nagkakaisa, mahalaga po yan. Siyempre, yung pong mga comrade, sabi nga, siyempre, tututulan yan. Tututulan, sisirain, di ba? Pero tayo na nagmamahal sa ating inang bayan, dapat manindigan tayo. Para dahil sa bayan. Iisa lang ang ating inang bayan, di ba? Tulad din niya ng ina, iisa lang. Walang pwedeng ipalit. Pwede kang makapag-naturalize. US citizen, Canadian citizen, Japanese citizen. Pero saan ka nagmula? At Pilipino ka pa rin. Diba? Yung pagiging mamamayan, pinalitan mo. Pero sa galing ka, sa lahing Pilipino. Yes. Diba? Huwag po natin kalilimutan. Kaya ako natutuwa doon sa mga ilang nagpapadala ng komento na mga Pilipino sa ibang bansa. Ibig sabihin, nananatili ang kanilang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang inambayan na kanilang pinanggalingan. Younger generation tayo ngayon. Sayang yung mga kabataan. Kaya, pag yun-train. Huwag po natin kalilimutan yan. Yung pagmamahal sa ating inambayan. Diba? Kaya palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with MX3. Kaya kami daming po bata ngayon. Laging nagpapalakas dahil gusto kong masilayan din yung panahon na yung mga pangarap natin na pagbabago na isang maunlad at mapayapang Pilipinas na we are proud to be a Filipino. Makita diba? Natin. Gusto nating makita yan ng dalawang mata na nagtagumpay po tayo sa kasalukuyan na maisulong yung ating mga pangarap. Yes. Ha? At hindi manatiling pangarap lamang dahil nakikinig tayo doon sa mga ilan na ayaw magtagumpay ang ating Pangulo, kasalukuyang Pangulo, o maaaring mga iba pang susunod na magiging Pangulo, ay ayaw nilang magtagumpay sapagkat ang gusto nila ay kanilang mga pansariling agenda, pansariling interest o interest ng mga dayuhan na kanilang pinaglilingkuran kapalit ng salapi, kapalit ng iba pang mga pribilehyo. Diba? Yes. Ganun lamang po. Pero tayo na tunay na nagmamahal sa ating inambayan,
eh maninindigan po tayo sa tama, yes, sa katotohanan na nag-iisa lang ang ating inambayan, kaya marapat na ito ay ating mahalin, yes, pag malasakita, yes, bilang isang Pilipino, mm, sa isip, sa salita, at sa gawa. Yes. Di ba? Huwag tayong gumaya dyan sa mga ilang politiko na puro pagkukunwari, mga ipokrito, mga, yes, plastic. Ha? Mm. Hindi bali sana kung yung plastic ninyo, yung class. Eh hindi po, mga pang-orokan lang yung mga plastikan dahil ang yung kapal ng mukha nila, di ba? Mm. Eh, inaharap pa sa taong bayan eh. Di ba? Yung medyo class, nahihiya pa yun. Ayaw ihirap sa sa publiko. Eh mga pang-orokan. Pa sa ang pang-orokan kasi, yung mga planggana, di ba? Timba. O yan, mga orokan yan. Eh pero pagka-class, yung inilalagay sa hapagkainan. Di ba? Di ba? Kaya, palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with MX3. Ayan, ha? Eh, yung ating Navy ship pala, ang nanguna, ha? Hindi mga Coast Guard. Yes. Diyan po sa ginawang quadrilateral. Yes, maritime exercise. Maritime exercise. Ba? Mm. Eh, kaya pala, nabahag ang buntot. Mm. Walang humarang-harang. Walang gumawa ng mga dangerous maneuver. Ha? Yeah. Kundi bumuntot-buntot lang sila. Eh, may kasamang mga may powerful ano eh, na mga bansa. Singkapan na panggere, yes, di ba? Yan. Moderno na rin. At ako, eh sumasaludo dun sa mga nagsipag-rally na mga retired police, retired na mga veterano, sundalo, mga iba pang mga mamamayan na tumutol, ha? At nagsasabi na ang Pinas, ang teritoryo namin ay sa Pilipinas. At ang dahil silang ipagtanggol ang bansa. Eh, kaya ako natutuwa dahil meron pa rin na hindi lamang yung katulad nila, yung mga sinisigaw nila, reason na kung ano nung mga issue na paninira, ha, sa kasalukuyang administrasyon. Oh, di ba? Mm. Ang ginagawa yun, si Franz Castro, si Raul, ha? Ano nga, si Raul. Congressman Raul. Oh, yan, mga congressman. Na alam naman natin, mga utak comrade kayo, kung di man kayo talagang comrade, eh utak kayo, di ba? Utak kaliwa. Kaya taliwa, doon sa dapat eh, maisulong. Kaya dapat, yun po yung sinasabi natin din sa ating agenda, mga kababayan, lalo na ngayon, papalapit na ang eleksyon. Kanya-kanyang forma, kanya-kanyang pakitanggilas, ha? Mga tapang-tapangan. Mm. O eto ngayon, inaani na ni ni Senator Rapi Tulpo, yung tapang-tapangan. Mm. Abay, marami na. Ha? Ang mga natatapakan niya kasi. Di ba? Pagka siyang magtatanong, gusto niya agad-agad. Di ba? At ayaw niyang puputulin. Mm. Pero yung iba, hindi pwede sumagot. Eh, pero bago tayo magtuloy-tuloy, eh, magbibigay muna po tayo ng isang paalala. At sa aming pagbabalik, ay ipapaliwanag ni Boy Aga kung paano kayo makakatawag, ang bilang ng aming mga telepono, yes, na bukas na po ang mga linya, at ang aming mga komento o ang inyong komento kung paano po ninyo ito at kung saan ipapadala. Yes. Okay? Huwag kayong alis. If you like listening to our stations, DZRJ 810 AM and RJFM 100.3, there's no excuse not to listen anywhere and wherever you want. Listen on your phone or computer anytime, anywhere in the world. Just download the app for free. How do you download? If you have an Android phone or tablet, go to Google Play Store. If you have an iPhone or iPad, go to Apple App Store. It's that simple. We have three streaming sites. Just type in TuneIn Radio or Radio Garden or Streama.
That's STREEMA. Once the app is downloaded, type in and search for DZRJ. And now you can choose and enjoy DZRJ 810 AM and RJFM 100.3 anytime and anywhere. Hey, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 810 AM. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810AM or on YouTube, Channel DZRJ 810 AM Radio. All right, we're in Los Angeles, leaving for Anaheim and the Anaheim Convention Center. That's where the show is, the NAMM show, the biggest show, biggest music merchandise show in the world. Hey. That's Franco over there. The first time a Filipino company will show music instruments for sale to the world. We have a booth there and we're excited. He's got a booth here, he's got a brand new guitar, beautiful guitar, I played it today. And he's very well known, he's probably the best guitar player in the Philippines, without a doubt. Okay, he's going to do for us a song called Bulldog! Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radio Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat! Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido. Okay, nagbabalik po tayo sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan na sumasayang papawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. At doon sa mga hindi pa nakapag-aalmusal at ngayon pa lamang po magbe-breakfast, abay isabay na po natin ang pampalakas ng ating kalusugan o resistensya.
palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with M extra. Sadyang mahalaga po ang ating kalusugan, ano? Yes. Maging mga bata, ha? At matanda, ha? Kailangan manatili po tayong malakas at malusog sapagkat ang isang malakas at malusog na pamayanan ay isang malakas at malusog na bansa. Yes. Kaya palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with MX3. At ipapaliwanag po ni James Gojo kung paano kayo makatatawag at makapagpapadala ng inyong mga komento sa ating palatuntunang pulso ng sambayanan matapos po ang pag-uulat ni Jojo Sikat Mayorya sa mga Pinoy na is na maibalik ang mandatory ROTC. Yes. Eh, totoo naman po yan. At kaisa po tayo dyan. Jojo Sikat, ibalita mo. Saman Jojo. Lumabas sa Pulse Asia Survey na mayorya ng mga Pilipino ay pabor na maibalik at gawing mandatory ang ROTC sa mga kabataan. Sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ni Senate President Juan Miguel Zubiri, 69% ng mga Pilipino ang pabor na gawing mandatory ang ROTC. Ginawa ang survey noong December 3 hanggang 7 noong nakaraang taon na. Sa dokumentong ibinahagi ni Zubiri, sa 69% na sangayon ay balik ang ROTC, pinakamataas sa Mindanao na may 79%, sinundan ng Visayas na 74%, NCR na 67% at Luzon na 63%. Samantala, 17% naman ang putol na ibalik ang ROTC sa mga universities and colleges, habang 14% naman ang undecided o hindi makapagdesisyon. Sa darating na Mayo, inanunsyo ni Zubiri na ipaprioridad at isasalang na sa plenaryo ng Senado ang panukalang mandatory ROTC bill at inaasahan pagtitibay na ito sa lalong madaling panahon. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DZRJ 3AM, ang Radyo Bandido TV. Jojo Sikat, doon sa mga ilang mambabatas na tumututol, ano ang dahilan bakit ninyo tinututulan at bakit gusto ninyo optional kumpara dito sa mandatory? Eh, mas mayorya, sinasabi nga, maging sa survey at maging sa pag, sa mga nakakausap po natin, gusto nila na ipatupad o isabatas na yung mandatory ROTC. Yung iba nga, pati babae, dapat isama na eh, ha? Sa pagtitraining, sa pagkat kailangan po yan eh. Kailangan natin, na kaya nga yung sinasabi natin, dapat lagi tayong handa katulad niyan. Kung sakali na sabi nga ay, ano sa bato? Ha? Huwag naman. Huwag naman, di ba? At isama natin sa pananalangin. Yes. Kailangan pati babae handa. Marunong, 'di ba? Handa, 'di ba? Oh, eh ngayon lang tayo ulit mag-uumpisa sa matagal na panahon na natulog yung ROTC, 'di ba? At yan, eh baka na nung mga ilan na may saliwa ang mga utak, ha? Na hindi para sa pagpapalakas at pagpapaunlad ng ating bansa dahil ang hanggang nila pabagsakin ang demokrasya at ang manaig ay yung kanilang mga ideolohiya na sinusulong na wala na, na maging ang China na pinagmulan ng ideolohiyang komunismo, pinalitan na po ng kapitalista, di ba? Ang Russia, hindi na rin po, di ba? Yes. Oh, yung mga ibang bansa na umakap sa komunismo, binitawan na. Nag-iba na po sila sapagkat wala silang makita na magandang dahilan na tulad ng nangyayari ngayon sa China. Wala na rin sila eh, di ba? Kaya pinalitan nila ng kapitalism. Oh, bakit natin tututulan? E pagtitrain yan para sa maagang pagpupunla sa kaisipan ng ating mga kabataan ng pagmamahal sa inang bayan at kung paano mapapalawak ang kanilang kaalaman sa pagtatanggol, hindi lang sa firing. Sabi nga ni Senate President
Juan Mig Subiri, di ba? Kundi pagpapalawak pa rin ng iba't ibang mga kaalaman. Higit sa lahat, yung pagpunla ng, sa kanilang kaisipan ng pagmamahal, yung pagiging patriotikong mga Pilipino, di ba? At pagiging nationalistic, yung mapagmahal sa sariling atin. Na maging nung panahon ni dating Pangulo Carlos P. Garcia, isa yan sa kanyang programa. Diba? Filipino First Policy. Filipino First Policy. O yun ay tatak, nationalistic. Mm-hmm. Diba? Kasi Trump na ginaya yan eh. Nitong huli nang maging pangulo. Oh, bakit niyo tinututulan? Dahil sa liwa ang mga utak ninyo. Hindi kayo para sa bayan. Hindi kayo para sa bansa. Dapat pumunta kayo dyan sa China. Yun ang inaakap ninyong mga ideolohiye. O kaya, eh, hindi naman kayo lalaban sa mangungune. Diba? Pumunta na kayo sa China. Ibato na kaya kayo sa China. Kaya rotising yan. May kasamang disaster preparedness program yan. Para sa mga kalamidad, yung mga kabataan natin, marunong mag-rescue sa maklolo sa bawat kabarangay nila. Hindi lang Red hindi Cross. Lang sa military service hindi yan. Lang ADP, ano yung Department of Social Welfare. Kundi tayong lahat, tulong-tulong. May alam tayong lahat. Dapat nga, nagkakaisa tayo, nagbibigis-bigis. At tungo sa isang layunin, yung pagmamahala natin mga Pilipino sa kapwa Pilipino na wala namang magmamalasakit sa atin kung hindi tayo ring mga Pilipino. Yes. Tutulong sila tapos iiwanan din tayo. Mm. O tayo mga Pilipino ang mag tutulong-tulong. Mm. Di ba? Kaya mahalaga po na nagkakaisa-isa, nagbibigkis-bigkis tayo tungo sa isang layunin. Pagmamahal sa ating inang bayan. Diba? Nakakabangon na tayo ang bansa. Dumating ang panahon ng pangangailangan, handa tayo. Kahit buhay, ibubuwis natin. Tulad ng ginawa ng ating mga nangabuwal na bayani. Kung kaya tayo ay nagkaroon ng kalayaan. Mm-hmm. Kalayaan naman na pinagsamantalahan ng mga ilang leader ng ating bansa. Sa halip na pagyamanin, sinupin, ang iniwan na pamana ng ating mga nangabuwal na bayani na kalayaan. Eh ginamit nila sa kalayaan sa pang-iisa sa taong bayan para sa kanilang mga pansariling kapakanan. Kaya palakasin ang resistensya with healthy diet and exercise. B, M extraordinary with MX. Ribasa na po tayo. Sabi ni Freddy Main San Agustin, kain po tayo ulam pinangat at kilawing dilis. Oh, tama ito, masarap. Maski paksiw, pwede ang dilis. At MX3 Coffee, pampagana rin, pampalakas, di lang pampamilya, pangsambayan ng Pilipino pa. Okay. Si James Agdaman, good morning po, ma'am at sir. Si dating President Marcos ay nagpa-firing squad ng Chinese drug lord noong kaya natakot ang mga tao po noon. Tama. Yes. Eh sinisira niya ang bansa. Sinisira niya ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Eh kailangan din po natin paminsan-minsan gagamit ng kamay na bakal. Yes. Kasi likas po marami sa ating mga Pilipino. Pag binigyan mo ng kamay, isang kamay, hanggang braso. Buong katawan. At buong katawan. Pagka nangyari po, sasakupin ka. Ay nako, si Ramonyadaw, nasa linya. Magandang morning. Good morning po, si Ramonyadaw. Hello, good morning po, Tita Carmen J. Alam mo, Tita Carmen, nakakabahala na naman po nangyayari ng heinous crime sa bansa natin, ano? Siguro, alam mo na siguro kung sino may talagawa naman niya. Sumadami. Tatlong pinatilyo, sinilid sa drum. Sinilid sa dagat. Tapos, ang babae, nilagay naman sa kahon, patay. Tapos, isa na namang senior citizen, pinagtataga naman ng hindi kilalang lalaki. Hanggang sa mamatay. Tita Carmen, bumulik tayo sa panahon ng usong-uso na naman yung mga ganyang heinous crime. Tapos sana nung panahon ni Duterte, pero ngayon bumabalik. Dapat yung PNC-chip natin, dapat maging aktibo rin. Hindi sinasabi niya, isisigil na yung war on drugs. Dapat maging aktibo ulit, Tita Carmen, para may katakutan yung mga nagpasasupply ng droga din sa bansa natin. Yun naman sinasabi mo, Tita Carmen, tungkol sa ROTC. Tutulong po ako na ROTC lang ang gawing mandatory. Pati po lahat ng 21 years old, ibalik doon sa 21 years old, ito yung training. Oo, tama.
Para kasi yung ROTC, reserve officer po yan, officer lang. Yung kailangan natin yung mga manual na mandirigma. Meron si 80 eh, sa high school. Meron si 80 sa high school, dapat ibalik din yon. Yung Boy Scout, gawin aktibo, maliliit pa. Dapat natamnan na ng pagmamahal sa bayan at tamang pagtatanggol sa ating inang bayan. Sa Carmen, kung gagawin yung mandatory 21 years old, takot na po lahat yan. 21 years old na ititrain na natin ng 6 months yung alam po, 6 months yung hearing na yan. Yun lang po, Tita Carmen, sana malakas naman ang loob ito yung ating Pilipino PNP team. Okay. Oh, eh mukhang ano eh parang mas kinatatakutan si ano eh si Acorda, Acorda. No? Maganda na sana si Acorda pero kailangan eh yun ang ano eh yun ang pulisiya eh, na at pagdating sa 56 years mandatory old mandatory retirement. Oh, pero hindi na pwedeng extend ano. Nakaisa na siya. Eh, pero si Marvin mukhang parang ano eh, ha? Ano bang tinatantya pa ng mga ha? Ano bang activities elemento nitong si Marbil, mukhang sobrang mabait. Hindi po kailangan ng mabait. Kailangan po yung marunong magpatupad ng batas. Magsasample may, tayo. Mayroon pong tinatawag na political will o guts. Yes. Ha, na kahit sino pa ang tumutol kung ito ang tama, ito ang gagawin ko dahil ito ang makabubuti sa bansa, ito ang makabubuti para sa mamamayang Pilipino. Yes. Mula ka sa Rando Rialin, good morning po. Sabi ni Gary Ramos, magandang umaga sa inyo, tita, at kuya alias Boy Aga Mulat. Oh, sige. Mula naman kay Sir Tristan Wyatt Bigulay. Good morning, Lola Carmen, Papa James. Freddy May, from Freddy May, San Agustin, ginawa na ho kasing batas. Yang G11, G12, kaya hirap na maalis. Tanga talaga nagsulong yan, pahirap sa sambayanan, mahihirap. Dati tayo wala nang nursery noon. Kindergarten lang. Ngayon may nursery na. Dinagdagan pa ng G11, G12 tapos additional pa 4 years sa college. Pag-graduate naman hirap makapasok diyan sa mga company, agency kaya nag-abroad na lamang kahit kasambahay na papatusin para lang maiahon sa hirap ang pamilya. Tignan, karamihan di namang lahat mga anak ng mga magsasaka nag-aabroad. O nga, kaya wala na tayong magsasaka eh. Lumagdagang gastusin ng magulang dyan sa K-12 eh. O from Georgia Gipuleo. Magandang araw po, tita, kuya. Watching from Irusin, Sorsogon. Yes. That's right, tita. You know, bakit dyan mapasa-pasa sa ROTC is because di makakaliwa group. Ayaw nila yan. Maipasa ng gobyerno kasi gusto nila yung magre-recruit naman sa mga kabataan na gawin naman na NPA. Pero di yan papayagan ng ating Pangulo. Sige. Mula naman kay Sir Patas Balita, mga naglilingkod sa bansa, korap, nagpuprotekta ng mga alagad ng batas, bali ang batas pagdating sa imbestigasyon, nababali ang batas. From Georgia, Gepoleo, K-12, tita, di pa rin maalis. Andyan pa rin sa binago lang nila. Dati pag-graduate ka ng K-10, it's certificate of moving up. Pero ngayon, diploma na. Sayaw na. Ano, sa ayaw na magpatuloy. Pero kung gusto mag-aral, mag-aral ka pa rin ng 2 years course. Yes. Bago ka pumunta ng college. Sa kukuha ng degree, K-12 ka dadaan. Yung mga hindi na magpo-four-year degree, pwede ka ng K-10 tapos technical vocational ka na. Parang basic ng kuleyo. Yes, yan yung binago ngayon ni BP Indesara na sistema. Ganun eh. Ayun na magkuleyo, K-10 ka lang, hanggang 10 lang, tapos technical na vocational. O di, ano mangyayari dun sa K-10? Yun, makakapagtrabaho ka na, vocational yung kasunod dun eh. Okay. Eh, ngayon kasi K-12, sabi makakapagtrabaho yun ang pangako nun. Wala. Eh, hindi in-honor yung K-12. Kahit imagine ka ng K-12, ayaw pa din. Sabi ni Freddy Main, San Agustin, parang kanta lang ni Yeng Chinita, yung lapit song ang buhay ng mga Pinoy. Parang walang nakikinig, lapit sa akin at huwag matakot. Oh, yan. Papawin ang luha, di ka nag-iisa.
Aha. Wala naman kay Sir Angelito magsalin. Good day po. Dapat sila ang Ontiveros, Brosas, Castro at Manuel, sila ang ipadala dyan sa West Philippine Sea. Di ba makabayan sila at makabansa kuno? Sabi ni Lay Hara, ayon kay dating PRRD, pinabayaan ang nagdaang administrasyon ang West Philippine Sea. Inali sa mga bantay, kaya mabuti yung bantayan ang kargatan at yung traitor na corrupt na politiko ay tahimik siya o sila ang nagkan... Ano ba yun? O sila ang nagkan... ang nagkanulo ng bansa sa China. At ito na ang resulta, lumaki ang gulo at sana wag mangyari ang hindi dapat mangyari. O nga, nung araw yung kalayaan, di ba, nagpatira doon ng mga sundalo. Ngayon marami nang community nakatira. Na community na. Eh yung iba, yung mga ilang nagdaan, simula sa panahon ni Revolutionary President, yung Maong Cory Aquino, eh, inalis. Napabayaan yan. Napabayaan na. O, sige. Mula naman kay Sir Freddy Main San Agustin, West Philippine Sea issue, parang sa isang tao lang yan eh. Kapag ang kaaway nananadya na, na lamang, walang ibang magagawa kundi magbanggaan na talaga. Yan ay para mailabas ang sama ng loob ng bawat isa. Di ba, Madam Carmen, Sir James? Hindi ordinary. Mabigat-bigat na banggaan yan. Hindi ordinary yan, ha? Sabi bansa ni sa Gary Ramos, palitan naman. Palitan name doon ng bansa, Umapi or Umaalipin, United Makapili, Pinchik, May Kano, Sakang, Pango, at Tululaway. Parang nung araw ng bata kami, ganyan ang ano eh, Inchik, Beho, Tulo, Laway, di ba? Yung araw ng mga bata. Mula naman kay Ma'am Georgia, may mula kay Sir Georgia, Ma'am Georgia Gapolion, Pomeras Cote, huwag na po natin sisihin si Tatay Diggs kasi simulat sa pool tayo din ang may kasalanan ng mga mamamayan eh. Ayaw kasi nating iboto yung gustong magpapaunlad na sana sa ating bayan. Pinaalis pa natin, naniwala tayo sa mga bunganga ng iba ng mga makakaliwa kasi ginawa lang ni Tatay Diggs ang tama at dapat para sa bayan. Tama. May magandang ginawa po. May legacy natin, po si Pangulong Duterte. Huwag natin isa-isang tabi na may magandang ginawa. Diba? Yun lang sinasabi natin. Lip service lang. Puro lip service yung modernisasyon. May ginawa ba sila? Wala. Hanggang sa bibig lang. O nang dumating si dating Pangulo, Duterte, doon nagsimula. Nag-umpisa siya, hindi man niya na-pull yung kanyang pag-modernisasyon. Eto na ngayon, ang ating Pangulo, todo na. Yes. Diba? Nakita nyo? O ang mga binibiling mga sandata ng ating Armed Forces of the Philippines na gusto niya, eh, yung ating mga sundalo, eh, talagang kayang ipagtanggol, hindi lang ang kanilang mga sarili dahil yung kanilang mga hawak na armas ay makapangyarihan, di ba? O kundi pagtatanggol din sa ating bansa. Sabi ni Freddy Main, bakit hirap na hirap ang Senado? Pakiusapan ng Tongreso. Di kaya umano na pasok na ng mga kaliwete ang Tongreso. Eh sabi nga, follow the leader eh. Eh kung yung leader nakikipagsabuatan, di ba? Sa mga makakaliwa. O eh, anong mangyayari, di ba? Eh wala akong sinasabi. Basta yun lang ang ano ko nakikita ko. Sige. Wala ka naman, Leia Hara. Tama lang eh, na mag-rally o magparada sa harap ng Chinese Embassy. Ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino at huwag lang dadaanin sa maras na hakbang at walang masasaktan. Ipakita sa China ang pagkakaisa ng mga Pilipino. Yes, kailangan damihan natin. Sa susunod, magpakarami na tayo. O eh, kanya-kanya eh, may aawat, may pupuna. Di ba? Sabi, sabi nila Yahara, tama lang mag-rally o magparada sa harap ng Chinese Embassy. Ipakita ang pagkakaisa ng mga Pilipino. At wag lang daanin sa marahas na walang masasaktan. Ipakita sa China ang pagkakaisa nating mga Pilipino. Yes. Mula kay Sir Freddy Main San Agustin, kain po tayo, ulam, pinangat at kilawing dilis with MS3 coffee. Pampagana rin, pampalakas, di lang pampamilya, pangsambayanan pa. Okay. Good AMX3, Tita Carmen, Kuya. Paalala sa mga nakatira sa kondo dito sa Pinas,
Baka di nyo po nadidinig ang balita. Bata, iniwang natutulog ng nanay. Nagising, pumunta sa bintana. Lumusot, nalaglag. May, oh nga. Sa lupa, patay. Kaya be aware. Oo nga naman, mga condom. Yes. Sabi ni Georgia Gapaleo, Gepoleo, huwag na po nating sisihin. Oo, nabasa na yan. Sige. Mula naman kay Sir Freddy Men San Agustin, umagang kay ganda, more blessings po, greetings from Vicente San Agustin families, love Philippines, mabuhay din si RJ, iconic radio bandido, stop, Madam Carmen at Sir James. Jenny Nieto Ampone, yes, yes, madam, sino pa magtutulungan at magmamalasakitan kundi tayo ding kapwa Pilipino. God bless po sa inyo at sana humaba pa ang buhay nyo. Salamat. Ang tatay ko po ay kadilibing lang. 87 years old. Kalungkot po. O nga naman, mahirap po. Makikiramay po kami. Alam nyo, kahit matanda na yung magulang, eh parang masarap pa rin na nakikita natin sila. Kasama pa rin natin sila rito. O dahil kahit papano, ang magulang kahit matanda na, basta nasa tama pang kaisipan, eh nakapagpapayo sa mga anak. Dahil sa kanilang wisdom, sa kanilang mahabang karanasan sa pamumuhay sa mundong ibabaw. Sige po. Mula naman kay Sir Edgar Badbadon, umagang kay ganda po sa aming minamahal na Tita Carmen, Sir James. Ang hinahanap nating ugali ng ating mga kabataan ay ang marunong rumespeto sa kanilang kapwa, marunong rumespeto sa kanilang mga magulang, marunong rumespeto sa ating gobyerno, at higit sa lahat-lahat, may disiplina ng mga kabataan, dahil po para sa ikaunlad ng ating bayan, disiplina ang kinakailangan. Yun po ang kulang sa ating gobyerno. Nawala. Hindi po hindi marunong magpatupad ng disiplina. Yes. Gumaya pa doon sa mga batas sa bansang kanluralin. Ano ba yun? Yung child abuse. Bantay bata na yan. Elderly abuse. Ha? Dahil pinagbawal. Ang dami niyong pinagbawal. Eh, bahagi ng disiplina yan. Nasabi nga, ano nga, ulitin mo yung sinasabi sa Bible. Spoiled the rod, spoiled the child. Pag hindi natin pinalusahan o ginamitan ng pamalo, ang mga bata, tuloy-tuloy, lalaking wala pong disiplina talaga. O, kaya kailangan, alisin na yung batas na yan. Kaya ako, ang aking gusto, palitan na ng mga batas na akma sa panahon. Yes. Nawawala na po yung mga dating mga Pilipino. Iba na ngayon ang singaw ng ating mga kabataan. Malayo na po sa dati. O sasabihin, dahil yan ay bunga ng modernisasyon o pagbabago. Eh, depende ho sa babaguhin. Yes. Diba? Yung Pilipino values na dapat mawala. Sabi ni Jenny Nieto, good morning po. Masayang pakikinig panunood ng napakaganda niyong programa. Happy watching po from San Jose del Monte, Bulacan. Yes. Ngayon lang po uli nakapanood. Busy po sa paghahanap buhay at namatay po ang tatay ko na pinabati ko sa inyo pag birthday niya every February 3. Blas Ampone, salamat po. Nakikiramay ako sa iyo, Jenny, ha? Condolence po sa inyo. Ampone. Okay. Talagang tayo po lahat naman ay may nakatakdang panahon. At hindi natin dapat ikalungkot. Sa halip ay ikagalak sapagkat siya ay nasa kamay na ng dakilang lumikha. Mula naman kay Ma'am Rosalinda Mendoza, kailan kaya darating ang ginhawa sa kabila ng bawat hangarin ng naupo ay ang solusyon para sa kaginawahan ang buhay? Tita, kantang spaghetti pababa ng pababa. Leia Hara, sa Japan, walang nakakapasok na mga intruders sa karagatan. Mahigpit ang mga coast guard, walang nakakalusot. Eh, pinalusot eh. Di ba? Aanga. Sige. Teka po ha. Oh. Si Sir Gerald Ibe, may message po kayo, hindi lang po lumalabas ha. Sabi ni Angelito Magsalin, malaking problema ang kinakaharap ng bansa dahil sa West Philippine Sea. Ayaw namang kilalanin ng China ang UNCLOS. Di baliwala, paano yan? Bakit ayaw makialam ng International Court? Di makapalawat ang mga mamangisda. Di ba humanitarian din yan? Ang NATO po, nagsalita na eh. Nagsalita na po ang NATO. Sige. Sige po.
Basa. Mula kay Sir Freddy Minsan Agustin, di ho matatapos yung away sa West Philippines yan kat buwang at nananadyan na lamang ang kausap ng mga insik na yan. Laking tao, liit utak. Sila po ang kasama sila sa lumagda dyan eh. Signatory sila sa Unclos. Eh pero ayaw nilang kilalanin dahil ang umiiral sa kanila yung kanilang pagiging gahaman, yung pagnanasa nila dun sa bahagi ng teritoryo natin dahil sa yaman, sa lalim ng dagat. Yes. Mula naman kay Sir Angelito na magsalim, malaking problema ang kinakaharap ng bansa dahil sa West Philippine Sea. Ayaw naman kilalanin ng China ng Unclos. Eh di baliwala yan, paano yan? Bakit ayaw makialam ng International Court? Di makapapalaot ang mga mangisda. Di ba? Humanitarian din yan. Ayun na sa mga service order eh. Joey, kain po, light breakfast. Apat na palapag na, ang dami nun, apat ha, na sa apat, tatong-patong na gardenia, sliced bread, unang patong, sunny side egg. Mm. Pangalawa, mayo, inibabawa ng keso. Pantatlo, strip bacon. Ginayata ng... Ano ba to? Ang clubhouse yan. Ginayata ng repolyo. Pang-apat, pantakip. Hindi po kayang kagatin. Mataas, masakit sa panga. Ang isang mag na mainit na kaping MX3. Kain na po. Thank you sa Joey. Ang sarap. From Freddy Main. Hintayan na lang natin si Ma'am Sarah 2028. Sana abutan pa natin. Amen. Baka siya makapatahimik sa inchik na yan. Itapat yung Google Ping one-on-one sila. Tuba lolong. Ano to? Palakasan luma. Mon. Ah, palakasan lumamon. Kain. Ayan. Sige kain po. Na lang. Sabi ni Leia, Hara, sa laula ang pamahalaan, kaya sa laula din ang mamamayan. Yun nga sinasabi natin, follow the leader. Mm. Kung ang leader ay gusto ay maayos na pamayanan, pangungunahan niya, di ba? Yes. O, kung gusto niya ng matahimik, kailangan bigyan ng golpe de gulat, disiplina, di ba? Hindi po pwedeng po tayo mabait-mabait, maski po sa loob ng tahanan. Yung tatay, mabait-mabait. Nanay, mabait-mabait. Pauto-uto sa mga anak, paglaki. Susundin ba yung nanay at tatay? Hindi. Kaya ako, inisip ko na yan nung araw pa eh. Paglaki nitong mga ito, kakainin susuwagin ka na ng buong buo. Di ba? O, dinisiplina mo na eh. Di ba? Di lamaking maayos. O, di... Nakita yung bunga nung pagdisiplina. Noong araw po kasi uso gulpe. Ngayon bawal kasi. Bawal nga. Sigaw-sigaw. Tatali pa eh. Sinusilid pa nga sa sakop eh. Binibitin yan. Sige. Mula naman kay Sir Romeo Ochoa. Tulpo, alisin sa Senado. Mag-broadcaster na lang, mga senador. Dapat priorities ang trabaho sa Senado. Hindi sa ibang trabaho kasi yung mga ibang senador natin nauna ang ibang trabaho kaysa talagang trabaho nila sa Senado. Ang kailangan nila, lumika ng mga makabuluhang batas. Lawmaker, sabi, di ba? Kaya nga ang taguri sa inyo, lawmaker, mambabatas. Yes. Ang pangunahing trabaho, to create laws, lumika kayo ng mga mabubuting batas na kailangan para matugunan at sundin ng tao, yes. Di ba? Kapag hindi tao, sumunod matugunan. Dahil may batas, di pwede siya maparusahan. Yes. Hindi. Naku, Sus Mari Joseph, ang inuunan yung likain na batas, ha? Yung pumapabor, doon siya nagbibigay din sa inyo ng pabor. Ayan, at pagkatapos, puro, ayan, pagdinig. Korte ba yan? Yung mga iba, yung para MBI eh. Puro imbestiga. Sabi, Mula kay mga sa Linda Mendoza, mismo kasi, yung matataas na namumuno, kasabot ka eh. Kaya iyang mga Chinese, abusado sa atin eh. Sabi ni Romeo Ochoa, nabasa na ito, Tulpo Alisin. So, Ma'am Torres Elizabeth, may message po kayo. Ayaw lang lumabas. Ayan. Sige. Alisin, sabi ni Freddy Main. Nasa na ba ito? Sabi ni Freddy Main, Madam Carmen, Sir James, ano po ba ang pwede mag-imbestiga sa United Nations? Ang Maynila hubap? Kasi bakit di nakikialam sa West Philippine issue? Nakikialam naman po. Sige.
Sabi ni Georgia Gepuleyo, dapat natin suportahan ang administrasyon, ang tagal ko nang sinasabi. Mm. Ang batas ng ina nating minahal, dati palitan na ang kanyang batas dahil wala namang nabago baon sa utang Pilipinas at ito pang China. Problema pa. Mm. Mm. Ako, Diyos ko. Si Sir Andy Arcala, may mess po kayo. Ayaw lang po lumabasa. Ayaw? Ayaw lumabas eh. Oh, ito sabi. Sabi ni Josie Ebio, Tita Carmen, sana ibatas din makulong mga nag-online ang ipakita nila video pag ino-order mo. Nasa video, pagdating iba naman, nagbabayad kami ng tama. Maraming naloko. Ibang nag-online. No, mag-ingat po tayo. Eh, daming scammer sa online. Noong namin sinasabi, napakadami. DTI, kilos, anong kilos. Ginagawa? Di ba para proteksyon na mga mamimili na naloloko diyan sa online. Online. Oh. Tsaka ayusin yung relasyon eh. Kasi yung nadideliver, pag hinabol mo, sasabihin, hindi namin kilala. Ganyan ang nangyari nga eh. Hindi yung nagpapadala. Ano nga ba yung ano, yung express na JT? Mm-hmm, o yan. Dalawang beses silang nag-deliver, tanong, eh, hindi ho namin alam eh. Hindi nila alam. Ano yung laman? Hindi nila alam ko sa company. Anong address ng pinanggalingan. Return address, di ba? Hindi rin nila alam. Hindi rin nila alam. Di ba pag nag-ano ka alam? Dapat alam nila yon. Eh, paano kung drugs yung laman nun? Dapat may batas para dyan. Sabi ni Angelito, magsalin magulang ang China at tuso at swap ang may mina kasi dyan. Kaya naghahangad ang China. Hindi lang mina. Eh, bilyong-bilyong barilis ng langis at natural gas. Oh, diyan lamang yan sa ano ha, diyan sa tawag dito na ilang bahagi lang yan. Ilang bahagi lang ha. Yung Recto Bank, inaabangan na rin nila, meron din diyan. Oh, nandiyan, nandun na sila eh, di ba? Tutok na rin sila. Kaya yung pong bahagi ng ating territory na yan sa West Philippine Sea, eh punong-puno po yan ng yaman. Yes. Bilyon-bilyon mga barilis po ng langis at natural oil na nagkakahalaga di umano ng trilyon-trilyon-trilyon dolyares. Walang dahilan para maghirap ang mga Pilipino at ang bansa kung tayo makakapag-explore niyan. Eh, dapat tayo na mag-explore. Yes. Eh, baka dyan sa susunod US na. Kaya din nakadikit ano. Di na bale, basta makatulong sa bansa. Matulong lang, oo. Bahagi na yan. Dapat ibahagi sa mga iba't ibang katabing bansa. Yan nga solusyon sabi nila eh. Yung mga nag-aangkinan dyan sa mga lugar na yan, mag-usap-usap na lang, explore, tapos bahabahagi na ng patas sa lahat ng bansa. Di walang gera, lahat nagkatulungan pa. Walang angkinan. Mula kay Ma'am Georgia Gapolio, Pumeres Cote, yes, disiplina, ibalik. Di lang sa mga kabataan, kundi sa bayan din. Sabi ni Freddy Main, sana i-surprise inspection ang LGU. Wala silba talaga, walang ronda patrolya. Mm-hmm. Sabi na natin noong pa, ibalik. Sabi nyo, dumadami ang heinous crime. Anong ginagawa ng mga barangay? Sa barangay magsisimula din yan. Peace and order. Yung ating local government, DILG Secretary Benhar Abalos. Mm-hmm. Eh bakit hindi bigyan ng instruction ang LGUs, mga barangay na muli itayo, buhayin, ha? Yes. Yung tanod sa gabi. Mm-hmm. Oh, at hindi naman pababayaan ang mga neighborhood dahil nagtutulong-tulong para sa kape, sa pagkain ng mga nagtatanod. Oh, 'di ba? Mm-hmm. Buhayin dahil hindi kakayanin ng pulis lamang. Kulang oh, yung pagroronda sa gabi. Dapat tumulong na tayong mga mamamayan, yung mga barangay kapitan at hindi mga barangay kupitan, eh mag-iisip po ng tama. Yes. Mm. Mula kay Sir Angelito Magsalin, asa na? Si Trillanes, tahimik sa ginagawa ng China. Oh, si Teddy Villa, papasukin natin. Yan. Ang pinakamatanda. Sige, Teddy Villa. Good morning po ka, Teddy Joke Villa. Lang. Joke lang, bata pa ho yan. Bata. Bata ang isip. Sige. Teddy, joke lang ha. Sige. Good morning po, Kate Di Villa. Kate Di Villa. Yan sinasabi. Tawag po kayo ulit, Kate Di Villa. Wala ba? Oh, nawala. Nawala ka, Teddy Villa. Tapos magre-reklamo ka. Hindi ka.
Sige. Teka po ha. Tahimik. Eh, talagang tahimik ko minsan. No. Pagka nakakasilip na pwede makasingit, sisingit po yan. Para manggulo. Ano na? Ito, mula ka Sir Freddy Minsan Agustin. LGU. GGU. Pasukin na natin, kated. LGU. Ayun na nga. Sinasabi natin, oo. Pakilusin na ang mga barangay. Gising-gising lahat. Hindi yung kung kailan lang mag-eleksyon. Tsaka sila kikilos pag-eleksyon ng barangay. O yan. Pakitanggira sila. Nakaschedule sila rin ng 2025, December. Naku, mo-orbit ang mga ibang barangay. Ano? Barangay ng mga ibang barangay. Mo-orbit yan. Sa mga kumakandidato. Ha? Yung mga... May manok-manok din yung mga yan. May kanya-kanya sila. Eh, yan ang ginagamit ng mga politiko eh. Ng mga malalaking politiko. Yung mga barabarangay. Oh. Tiga Gapang, tiga Bulong, ilan dyan? Oo, yan eh. Ano na ba nangyay? Jesus Mariano, garapong walang asukal. Ano na ba nangyayari sa Pilipinas? Oo. Oh, nandyan na ba si Teddy Villa? Oh, ayan na. Teddy Villa. Sabi ko na si Teddy Villa. Teddy Villa, good morning po. Good morning. Yeah. Good morning. Ana tita, hindi naman sa akin kontra ko yung mga pahayag niyo minsan. Pero ang na-research ko lang na ang mga Asian country eh nila pinalalakas nila o ugnayan nila sa China. No? Na tayo naman dapat ganun din. Hindi naman natin pwedeng awayin o ano. Pero ang Indonesia, Malaysia, pinalalakas nila yung ugnayan nila sa ano. Kasi dapat kasi tayong mga Asian, magkaisa. Yung sinasabi niyo yung kayamanan ng dagat, pwede naman ho yun sa, ano, sa Asia. Ano, kundi naman, ano. Parang tayo sabi lahat. Sabi nga natin, hati-hati na lang kung ano man yung yaman. Pag hati-hatian na lang. Kung ang pakikinggan natin lagi ang Amerika, no? Kung pakikinggan natin lagi ang Amerika, at malayo sila sa atin. Ang hangat lang naman nila eh, panlalamang din. Hindi naman ako, ano, hindi ako sa puntahan sa Amerika. Alam mo, Teddy Villa, lahat naman halos eh. Merong gusto lagi makalamang. Halos lahat. Ganyan mga vested interest. Yung tama. Kasi alam mo, yung Amerika. Pero tayo, no? Sabi nga ng ating Pangulo, Teddy Villa, hindi tayo naghahanap ng gulo. Hindi tayo ang nanggugulo. Pero kapag ginugulo ka, anong gagawin mo? Titihaya ka lang? Tita, minsan na pag-uusapan naman ng maayos yan eh. Pinag-uusapan na nga, pero yung lolo mo, yung lolo mo ang plate. Kasi tita, no, kung ang Panginoon magagalit, ang unang-unang gugunawin, tingin ko, Amerika eh. Nasa kanila yung pinanggalingan ng mga immoralidad, panggugulang, patayan, panlalaman, nasa kanila lahat. Yung mga Amerikano, hindi sila ganon. Yung mga namamahala sa kanila, yun ang mga ano, pareho lang sa atin. Ang mga namamahala, yung mga nandiyakang ni Tambaluslos, yung mga... Pareho din natin. Lahat ng halos, gusto makalamang. Ako, gusto ko rin makalamang. Hindi naman ako pwede malamang. Dahil wala naman ako ipanlalamang. Magtanim na lang ako ng gulay. Yun ang pinakamaganda, magsariling sikap. Sariling sikap. At hindi... Meron ako nakita ng lote. Meron nakatanim ng 25 lansone. Gano'ng kalaki? 25 gulangan. Ha? Gano'ng kalaki? 1.3 hectares. Ang ganda, ganda-ganda. Sabi ko nga. Kaya lang, yung lugar, hindi magandang lugar. Kasi, parang infested ng mga kaliwa. Kasi Laguna eh. Ayaw natin dyan. Gusto natin tahimik eh. Pagdating sa Laguna, medyo infested ng mga makakaliwa. Kaya hindi maganda. Pero ganda sana ng lugar. Mura pa halaga. Hindi, sabi ng ating armed forces, di ba? In a year time, uubusin na lahat dyan. Marami na nagbalik loob. Pati ang ating turismo, tita, napipigilan dahil sa makakaliwa eh.
natatakot. Ibig sabihin, pati na pag-unlad, napipigilan. Oh, dahil angad lang sila. Ang local tourist tayo yun. Nakaya yung local tourist. Tayo mismo natatakot pumunta sa mga paano nga gawin natin dito? Alam mo, sa totoo lang, ang ganda ng ano sulo, gulo ha, yung kanilang mga karagatan, ang gaganda. Pero, nakakatakot eh. Kakatakot. Yan lang handed island sa atin, maganda na eh. Yung handed island sa Pangasinan. Pag napasyalan nyo, pag dugtong-dugtong nyo, napakagandang ang tourist. Ang Bulde, napakaganda. Cebu. Magaganda po, talagang magaganda. Kumpara doon sa mga nakikita ko sa ibang bansa, mas magaganda yung ating mga, ano, mga, tawag dito, mga karagatan. Yan. Kaya suggestion ko lang sana, tita, kung meron nang babaguhin batas, dyan sa sinasabi lang termino-termino, ang pinakamaganda, ano sa inyo, ang party list. Pag inalis niya yan, magiging matino ang mano. Alam niyo bakit? Kasi ang party list, konting boto lang, manandyan na sila eh. Pero kung kakandidato sila ng congressman sa mga lugar, hindi yun. Malaking boto kailangan. Malaki yan. Okay. Kaya sana. Percentage lang yung party list eh. Oo. No. Tsaka alam mo, ang isa pa sa nakikita ko, dahil kung saan-saan inilalagay ang pondo, no, ay, yung mga extraordinary na yan. Oo. Bakit hindi dagdagan ng pondo ng turismo? Mm-hmm. Dahil yan, chain reaction yung turismo eh. Mm-hmm. Ang kita ng turismo, isa sa pangalawa sa pinakamalaking pinagkakakitaan ng gobyerno. Yes. Bakit hindi i-develop lahat ng mga magagandang lugar? Yung mga ano ba yung tourist spot? Ang daming magaganda, di ba? Pagka naging maunlad ang isang lugar, mawawala po yung mga NPA. Dahil maunlad eh, mahalata sila. Yes. Saan sila magtatago doon? Di ba? Ang dami nating magagandang lugar na hindi nadidevelop. Dapat yung isulong sana talaga. Yan ang isa sa mga priority, ang pagsusulong ng pagdidevelop ng mga, at pag-improve ng mga magagandang scenery sa bansa, yes, diba? Sa turismo natin. O para, natin ng kung maunlad, eh hindi na sila magte-terrorize, diba? Dahil meron na silang kumikita pagkakataon na, sila. Na kumita at mabuhay gaganda ng tahimik, diba? Sige, basa. Mula kay Sir Edgar Badbadon, tita, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang ugali ng bansang China ay world domination. Mahilig mang squat, in short, utak komunista. Kaya iyan ang ginagawa sa atin ng China. Kaya hindi sila umuubra noon sa paating mahal na Pangulong Marcos Sr. Dahil po talagang ginamit ng Pangulong Marcos Sr. noon ang rule of law ng ating international law. Todos at iyan din ang pinapatupad ng ating PBBM ngayon. Kaya lang, yung ibang mga mambabatas, may sariling mundo yan. Kahit walang alam sa batas, nagmamagaling, Tita Carmen. Noong panahon po ng yumaong dating Pangulong Marcos, yung mga makakaliwa, hindi ba karamihan sa kanila nakulong? Yan si Joma Sison. Nakulong. Di ba? Dante. Dante Buscaino. Marami po na mga dating leader mga nila. Leader ng mga makakaliwa ang nakakulong. Pero ginamit nila yon pagkakakulong nila ng mga ilan na propaganda sa pagsasabi na tinatawag na ano ang ating pangulo? Diktador. Yung diktador ang ating pangulo, di ba? O paglabag sa karapatang pantao. Pero leader sila na naghahangad na pabagsakin ang ating gobyerno, kasama na po dyan yung sinasabi nila na gustong gawin bayani Ninoy Aquino. Kaya siya nakakulong sa kasasalang treason. Ngunit out of compassion, dahil ang ating sa ating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. nang siya ay may sakit, pinabayaan siyang magpagamot sa Amerika. O kasama na yung kanyang pamilya. Yeah. Diba? Yun ang may compassion, diba? Out of compassion, pinagamot niya sa Amerika. Sustentado yan. Yes. Tapos, pagbalik nila, kung ano-ano na naman, diba? Ang kanilang ginamit din si Yumaong Cory Aquino, diba? Bilang ano nila, simbolo.
Ang sinasabi nilang demokrasya kasi asawa ni Ninoy eh. Dinamit. Ang si Ninoy, kaya halos parang hindi, ano, yung Saba. Nakipag-ano siya sa ano eh, sa Malaysia eh. Dahil sa gusto niyang maging pangulo. Noon, gusto niyang labanan ang ating pangulo noon, Marcos Senior. Diba? Kaya hindi natin malaman kung yung Saba na paano na eh. Nawala sa atin yan. Nawala sa atin. At inalis, right natin, at inalis yung historical right naging individual. Clean, sa dyan sa 1987 Constitution. Mula naman po kay Sir Gary Ramos, emergency. Important announcement. Kung sino man ang mayroon pong naitatabi o naitatago pa na lumang postiso, ay maaari lamang po na pakidonate sa akin at papareper ko na lang sa dentista. O pakilagak mo na po sa estasyon ni Tita Carmen Kuya James. Alam mo, ako din nananawagan eh sa mga may mabubuting kalooban. Dahil yung itong aking cellphone ay parang gusto ko na rin iba to. Na may magagandang kalooban ng mga anak. No, na padala na ko nung ano ba yung medyo iPhone. High tech ng konti. Eh sabi nung anak ko, Mami, wala na rito magandang kalooban. Kaya yung pag-asa ko, wala na rin. Medyo mahal yung magandang kalooban. Medyo mahal eh. Sige. Wala, kaya Sir Gary ha. Sige, magpasukat ka nga muna kasi yan. Wala naman po kay Ma'am Georgia Gapelio Pomera Escote. Dapat isa batas niyang federal form of government eh, para maalis yung mga party list na yan. Kung takot pa kayo sa federal form, isabay natin ang parliamentary system. Eh sabi nila, kaya daw napasok yung party list. Nagkamali. Sino ba yung isang parang tomboy na... Deles. Si Deles. Yan ang nagsabi. Na nagkamali na naipasok yung party list. Paano magkakamali? Diba? Presidential, naging pang-parlamentary, chapsoy. Oo nga. Eh, pang-parlamentary yung party list. Paano kayo magkakamali? Ang tatalino ninyo. Eh, turo-turo na nga kayo. Ibig sabihin, mga special kayo. Dahil turo-turo, hindi ginamit yung tatlong paraan na para lumika ng ating saligang batas. Diba? Tinuro-turo kayo. Ibig sabihin, special kayo. Nagkamali pa kayo. O eh, di ba gusto niyong gawing mas ayaw pang ipabago ngayon. Oh, sige. Mula naman kay Sir Freddy Main San Agustin, kandidato na tayo. Para tayo yung mga tamad na nag-edit-edit na lang yata para sa 2025. Oh, sige, umpisa na. Hindi, yung mga may mga talagang malasakit sa bansa. Sa bansa para sa kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Lumabas kayo sa politika. Lumabas na kayo. Kumandidato kayo. At tayo naman na mga manghahalal, parang awa na ninyo sa inyong bansa at sa kinabukasan ng inyong mga susunod na henerasyon, yung inyong mga anak, sa aanakin at mga aanakan pa. Ha? Eh, bumoto na kayo ng mga tama at karapat-dapat na mailalagay natin sa posisyon kahit walang iaabot tayo mismo ang gumastos. Diba? Kung wala silang pambili ng ano ba yan, yung mga pulyetos nila, pulyetos, tarpulin nila. Tarpulin. Tayo na. Ako po, pagka gusto ko ang kandidato, ako mismo, nagpapagawa ako t-shirt, kahit ilang t-shirt, nagpapagawa tarpulin. Ako ng tarpulin. May trompa pa. Nag-iikot pa yung trompa. Sariling gastos. Sariling gastos po. Dahil gusto ko eh. Dahil gusto ko na umayos ang ating bansa. Dahil sa paglisan natin na mga nasa kasulukuyan, makakasiguro tayo na yung ating mga anak ay nasa mabuting kamay. Nasa isang bansa na maunlad at mapayapa. Diba? Yan ay pangarap. Pero kayang-kaya nating tuparin kung tayong lahat ay magkakaisa-isa. Diba? Magsama-sama, magkapit kamay tayo na katulad ng ginawa nila nang tayo ay maisahan. Nagkapit kamay sila. Oh, para isahan ng sambayan ng Pilipino. Tayo naman, magkapit kamay para itama yung mga mali at para abutin natin yung pangarap na matagal na nating pangarap
na isang mapayapa at maunlad na Pilipinas na ipamamana natin sa mga susunod na henerasyon. Mula naman kay Ma'am Georgia Gapolio Pomera Escote, mayaman niya ang Philippine Sea, andyan na lahat ang magpapaunlad sa Pilipinas. Pero di tayo makapasok-pasok dyan kasi itong mga insik na ito, tinataboy lagi tayo. Hindi nga kasi napabayaan po eh. Napabayaan na sinamantala ng mga gahaman na Chino. Kaya nakagawa ng kaya artificial island. Kaya sila nakapasok eh. Diba? Naisahan tayo eh. Mm. O yung sa Esplati, maliwanag na naisahan tayo. Humingi ng payo si Noynoy, Yumaong Noynoy Aquino, dating pangulo noon, sa Amerika. Mm. Ang sabi, stand-up sa Scarborough Show yan. Walang aalis, kailangan sabay umalis. O eh tayo unang nag-pull out sa utos ng Yumaong DFA Secretary Alberto. Del Rosario. O, yun. Naiwan yung barko nila. So, iniisip ng China, panalo na sila. Diba? Kaya sila may control nila. Kaya sila, agad-agad, ang masaklap talaga at napakasaklap isipin, dito sa lupang hinirang, kumuha ng lupa. Hmm. Pinatag dalawang bundok dyan sa Zambales. Eh, hindi ko alam kung nanagot yung governor niya ng Zambales. Eh, diba? Dati isya. No. Eh, hindi lang pala dyan nakumuha ng... Sa iba't ibang bahagi. Sa Mindanao nakakuha. Oh, yan. Diba? Sinasiphon nila. Hmm. Oh. Kaya nabuo yung artificial island ng yung base na nila dyan malapit sa yan atin. Yan ang pinakamahaba yata na airstrip eh. Military base yung Mischief Reef hanggang sa Spratly Island ba yan? Mm-hmm. Mm-hmm. Artificial island nila. Oh. Mula naman po kay Ma'am Georgia Gipolio Pomera Escote, demokrasya o disgrasya ata? Nadisgrasya nga tayo nang maisahan tayo. Ang sigaw nila, demokrasya. Hmm. Pero ang nangyari, disgrasya para sa ating mamamayang Pilipino na siyang laging nakataya, laging biktima ng mga kapalpakan nila ng mga nagdaang ilang administrasyon. Kaya mahalaga po na magkaisa-isa na tayo. Huwag natin pakinggan yung mga kontra ng kontra na wala namang maibigay na solusyon. Puro kontre. Anong solusyon? Nagbibigay ba kayo ng solusyon? Wala. Dapat tumutulong kayo sa halip na kayo ay kumontra sapagkat ano ba ang mga balat ninyo? Saan ba lahi kayo? Lahi ba kayo ng Chekwa? O lahing Pilipino kayo? Eh, sinasabi maliwanag ang pwedeng kumandidato. Eh, mga Pilipino. Di ba? Eh ngayon, tignan man ninyo, mga apelido, puro Chekwa. Mga nakaupo sa... gobyerno. Gobyerno. Oh, di ba? Mula kasi... Papalit lang yung iba. Hindi naman nila apelido yung iba na yan eh. Dati, binibili yan. Nakwire lang nilang apelido yan. Binibili po yan. Para maging Pilipino ang tunog at dating. Mula kasi Romy Ochoa, wala sa ibang bansa ang kaundaran. Nasa ating mismo ang kaundaran ng ating bansa. Kung lahat ay magtutulungan, magsisipag at magbabayad ng wastong buwis. Tama! 100%. Yes. Sige. Tumpak si Romeo. Kunti na lang oras yan ha. Meron tayong final words. Yung po naman eh. Matagal na po natin pakiusap yan eh. Na huwag natin isipin yung mga kontra ng kontra. Dahil yung mga yan, pansariling interes. Meron silang mga personal agenda. Meron silang mga gustong isulong na mga ideolohiya na matagal nang napanis yung mga ideolohiya na yan na Marxist, Leninist, o mga matagal na pong napanis yan. Maging yung pong komunismo na nanggaling sa China, ang China nagpalit na, naging kapitalism na. Bakit may mga ilan pa ritong mga ewan ko ba? Bakit natin pinahihintulutan na mas nakakarami tayong mga butante kaysa dyan sa mga sinasabi niyo mga terorista na grupo na sumusuporta diyan sa mga kandidato nila. Mm. Di ba? Wala na tayong oras. Kaya, salamat sa Diyos, salamat po sa lahat, salamat po Tita Carmen. Ako po yung lingkod, James Goyo, lagi pong sabi, lagi natin piling gawin ang mabuti at tama. God bless us all. Tatanda ako nito eh. Agagalit ako eh. Pero tulad po ng dati, ang paalala po natin, mga ka-senior citizen, alagaan ang inyong mga sarili, ingat-ingat at gabayan po natin yung ating mga kabataan, yes. Ha? Yung ating mga anak, aanakin at mga aanakan pa, ha? Atin pong isulong yung tunay na pagbabago at hindi pagbabago na gusto ng mga ilan na may mga personal na interest at personal agenda. Yes. With that,
ay say mabuhay ang sambayan ng Pilipino. And may God bless us all. Maraming salamat. Bye-bye! You have been listening to Pulso ng Sambayanan with Carmen Ignacio on DZRJ 810 AM. The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.